Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kailangan niya munang makahanap ng matitirhan. Halos isang oras na rin siyang naglalakad nang biglang mapatigil dahil may bumunggong lalaki sa kanya. "Sorry, miss." Baling nito sa kanya at mabilis na umalis. Nang makakita ng tindahan ay agad siyang tumigil. Nagugutom na rin kasi siya. "Ate, pabili po ng isang tubig at isang Sky Flakes." Ngiti niya sa tindera. Nang akmang kukunin niya ang wallet niya ay nagulat siya. Hindi kasi niya mahanap ang wallet niya. Halos baligtarin na rin niya ang buong gamit niya. Pero wala talaga ito. Bigla tuloy niyang naisip yung lalaking nakabangga niya kanina. "Miss, ito na yung binibili mo." Biglang sabi ng babae. "Sorry po ate, hindi na po ako bibili. Nawawala kasi yung wallet ko." Hinging paumanhin niya. Bigla namang naging masungit ang tindera. "Nako, lumang style na yan para makalibre. Umalis ka na nga rito. Malas ka sa negosyo." Sigaw nito sa kanya. Malungkot siyang naglakad hanggang makaabot sa isang waiting shed. Hindi rin niya kasi alam kung nasaan na siya. Akmang maglalakad na siya pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Malungkot niyang niyakap ang kanyang sarili nang makaramdam ng lamig. Awang-awa siya sa sarili niya dahil bukod sa wala na siyang pera ay wala pa siyang masisilungan. Ano nga ba ang gagawin niya? Ni hindi siya makakauwi sa Palawan dahil walang-wala siyang pera. Nang biglang maisip si Andrew, nahihiyaman ay wala siyang choice. Kailangan niya ang tulong nito. Nakakadalawang ring pa lang nang sagutin nito ang tawag niya. "Hello? Who's this?" "Andrew?" Garalgal na boses na sagot niya. "Where are you?" Ramdam niya ang pag-aalala sa boses nito. "Eh, hindi ko alam, Andrew. Please, tulungan mo ako." Naiiyak na sabi niya. "Ano bang nakikita mo sa paligid mo, Samantha?" "Puro bahay lang ang nakikita ko." At halos mapasigaw siya nang biglang makarinig ng malakas na kulog at kidlat. "Just open your GPS or phone locator. Huwag na huwag kang aalis dyan. Akong bahala sa'yo." At mabilis na nitong pinatay ang tawag. Mabilis niyang binuksan ang bag na dala at nagsuot ng jacket. Sobrang lakas ng ulan. Paano kaya siya mahahanap ni Andrew? Halos 30 minuto na ang nakakaraan pero hindi pa rin siya nahahanap nito. Dahil sa paghihintay ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising siya nang makaamoy ng mabangong pagkain. At halos mapabalikwas siya nang mapagtanto kung nasaan siya. Nang libutin ang buong paligid ay hindi siya pamilyar dito. Sinuri niya rin ang sarili. Wala namang ibang masakit sa kanya. Nang bumukas ang pintuan ay mabilis siyang natulala. Patakbo siyang lumapit dito at yumakap. "Andrew!" At bigla na lang bumuhos ang mga luha niya. All right. Hindi na ako makahinga. Papatayin mo ba ako?" Natatawang bulong nito sa kanya. Mabilis naman siyang humiwalay dito. "Pasensya ka na, hindi ko lang napigilan." Nahihiyang sabi niya. "Pwede mo naman akong yakapin anytime na gusto mo. Alam ko naman na gwapong-gwapo ka sa akin. Pero huwag lang ganoon kahigpit ha. Ayoko pang mabawasan ng mga gwapo rito sa mundo." Biro pa nito sa kanya na siyang ikinatawa niya. "Salamat, Andrew. Paano mo pala ako nakita?" "It doesn't matter. Ang importante, ligtas ka at nandito ka na." Ngiti nito sa kanya na ikinangiti rin niya. "Halika na pala. Alam kong gutom ka na." At inakay na siya nito papunta sa may kitchen area. Nasa isang condo unit pala sila. Nang makita ang mga pagkaing nasa hapagkainan ay parang natakam siya. "Go on. Alam kong gutom na gutom ka na." Ngiti nito sa kanya. "Talaga? Salamat." At mabilis na rin siyang naupo at kumain. Gutom na gutom talaga siya. Halos nakakalahati niya na ang kanyang pagkain nang mag-angat siya ng tingin. "Hindi ka ba kakain?" Takang tanong niya rito. "Makita lang kitang busog. Busog na rin ako. Go on, continue eating." Ngiti pa rin ito.
Bigla naman siyang tumingin at naging seryoso. Kita naman niya na naging seryoso rin ang mukha nito. What's wrong? Andrew, bakit ang bait-bait mo sa akin? At paano mo nalaman na balang araw ay darating din ang panahon na ito? Manghuhula ka ba? Samantha, I don't need to be a fortune teller to tell. Let's just say, ako ang sugo ng langit para sa'yo. Ngisi nito sa kanya. Pero seryoso, Andrew. Maraming salamat. Ngiti niya rito. By the way, Samantha, what is your plan? Are you willing to work for me? Ano bang klaseng trabaho iyan, Andrew? Kinakabahang tanong niya. Baka mamaya ay katulad din ito kay Warren. Samantha, if you think nakagaya ako ni Warren, nagkakamali ka. Hindi ko aabusuhin ang kabaitan at kainosentehan mo. Pero na lang kung ikaw ang magpumilit, nahalayan ako. Kindat pa nito sa kanya. Agad naman niya itong inirapan. Sira ka talaga. So for now, okay lang ba na ito munang magiging trabaho mo? Alalang tanong sa kanya ni Andrew. Oo naman oh, wala naman itong problema sa akin. Easy nga lang ito. Ngiti pa niya. Wala pa kasing available job vacancy na alam kong swak sa iyo. Kaya ito na muna ha. Napakasimple lang naman ang ibinigay na trabaho sa kanya nito. Taga-fax at photocopy lang siya ng mga mahalagang files dito sa kumpanya nito. Andrew, kahit tagalinis pa ng CR iyan, tatanggapin ko at hindi mo kailangang mag-alala. Masaya ako sa trabahong binigay mo. Ngiti niya dito. Mabilis naman itong tumango at ngumiti. Pagkatapos ay lumabas na rin siya. Binigyan siya nito ng maliit na table sa may hindi kalayuan, malapit sa upuan ng sekretary nito. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nagulat na lamang siya nang biglang mag-angat ng tingin ay naandoon na pala si Andrew sa harapan niya at nakatayo. Ay! Palaka! Agad naman itong napangiti. Kung palaka ako, bakit hindi mo ako subukang halikan para maging Prince Charming mo naman ako? Ngisi pa nito. Puro ka talaga kalukuan, Andrew. Ngiti niya rito, sabay irap. Tara, I'll treat you for dinner. Para naman ma-feel mo ang warm welcome ko sa'yo. Ngisi nito. Hindi na siya kumontra sa sinabi nito dahil alam niyang wala naman siyang magagawa sa kakulitan ni Andrew. Nang makarating sa restaurant ay biglang bumalik sa alaala niya si Warren. Dito rin kasi sila kumain noon. Samantha, what's wrong? Ayaw mo ba rito? We can go to other place if you want. Alalang tanong nito. Hindi. Okay lang dito. May naalala lang ako. Mapait na ngiti niya. Oh, okay. Ngiti nito nang biglang tumunog ang phone nito. Excuse me, I'm gonna take this call. Paalam nito sa kanya na siyang ikinatangu niya. Tumayo na ito at umalis. Babe, I'm here. Dinig niyang sigaw ng isang boses ng babae mula sa milikuran niya. Pero halos manlambot siya nang makita kung sino ang lalaking papasok sa loob ng restaurant. Warren? Mahinang bulong niya. Nakita niyang nagulat din ito nang makita siya. Pero kaagad ding nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at nagkunwaring hindi siya nakikita. Naramdaman niyang umupo ito sa may likuran niya dahil nasa likod lang pala nila ang upuan nila Cindy. Sorry, I am late. Dinig pa niyang sabi ni Warren sa babae. That is fine, babe. Kaalis lang naman ng wedding coordinator natin and everything went perfectly. Masayang sabi ni Cindy. Bigla naman niyang natakpan ang bibig niya at mabilis na tumulo ang mga luha sa magkabila niyang mga mata. Is that so? Seryosong sabi ni Warren. Yes, babe. Thank you nga pala for giving me my dream wedding. Ang dami ko pang plano. Dinig na dinig niya ang masayang boses ni Cindy. Nang makita niyang pumasok na si Andrew, ay mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa mga mata niya. Andrew! Nagulat naman si Andrew nang makita si Cindy at mabilis na napatingin sa kanya. Oh, you're here! Hi! Baling naman ni Andrew sa babae. Who's with you? Are you on a date right now? Dinig pa niya ang asar dito ni Cindy.
Hindi kasi siya napansin ni Cindy dahil nakatalikod siya mula rito. I am with Samantha and yes, we are dating. Ngisi ni Andrew. By the way, congratulations on your wedding. Thank you, Drew. Dinig pa niyang sabi ni Cindy. Sige, we gotta go. Baka nainit na itong date ko. Biglang sabi ni Andrew at bigla na siyang hinila patayo. Kaagad naman siyang tumayo nang hindi lumilingon sa mga ito. Mabilis siyang hinaklit sa bewang ni Andrew at iginiya palabas. Sa ibang restaurant na lang tayo kumain. Bulong nito sa kanya. Hindi na, Andrew. Okay lang ba kung umuwi na tayo sa kondo mo? Malungkot na sabi niya. Are you sure? Dahan-dahan naman siyang tumango. Okay. Tipid na sagot nito at mabilis na silang sumakay sa may sasakyan nito. Tahimik siya nang makarating sa condo unit nito. Mabilis siyang nagpalit ng damit. Ilang minuto lang ay narinig niya ang mahihinang katok. Pasok. Mahinang sabi niya. Samantha, are you okay? Oo naman. Samantha, hindi mo ko maluloko. I know you're not okay. Seryosong sabi nito sa kanya. Andrew, nasasaktan ako. Amin niya rito. I know, and it's part of being in love, Samantha. Alam kong mahal mo na si Warren, but Warren is already getting married. Titig nito sa mga mata niya. Mabilis naman siyang tumango. Oo, alam ko at naiintindihan ko. Una pa lang ay alam ko na, pero hindi ko lang din mapigilan ang sarili ko ngayon na masaktan, Andrew. Lilipas din yan, Samantha. Pero nabitin ang sasabihin nito nang bigla siyang tumayo at mabilis na pumasok sa banyo. Parang gusto niyang masuka dahil parang nangangasim ang sikmura niya at panlasa. Agad naman siyang sinundan ni Andrew. Samantha, are you okay? Sabay himas nito sa may likuran niya. Nang may masmasan ay tsaka siya sumagot. Oo, Andrew, okay lang ako. Inakay siya nito palabas ng banyo at pinaupo sa may kama niya. Samantha, naihilo ka ba? Bigla ay tanong nito. Dahan-dahan naman siyang tumango. Minsan. May gusto ka bang mga kainin? Nakakunot noon naman siyang tumango. Samantha, can I ask you some personal question? Seryosong tanong nito. Oo naman. Kailan ka huling dinatnan? Bigla naman siyang napaisip at nalaki ang mga mata. Ngayon niya lang napansin na late na nga pala ang period niya. Ano bang gusto mong sabihin, Andrew? Kinakabahang tanong nito. Samantha, maybe you are pregnant. Seryosong sabi nito. Kinakabahan man ay agad siyang natawa. Ano bang sinasabi mo? At peke siyang tumawa ng malakas. Imposible iyang mga sinasabi mo. It's not impossible. At alam kong alam mo kung bakit, Samantha. Seryosong sabi pa rin ito. Agad naman niyang natakpan ng bibig. Posible nga bang buntis siya? Just wait here. We need to confirm that. At mabilis na itong lumabas ng kwarto niya. Halos pagpawisan na siya sa paghihintay sa pagbabalik ni Andrew. What if buntis nga siya? Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, pero alam niyang magiging masaya siya. Mabilis siyang napayuko at napahawak sa puso niya. Magiging nanay na nga ba ako? Hello, baby. Marahang sabi niya at biglang tumulo ang mga luha niya sa mga mata. Ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa loob ng kwarto, pero parang nagiging mabagal ang oras. Gustong-gusto na niyang malaman ang resulta. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Andrew. Nang iabot nito sa kanya ang supot na naglalaman ng pregnancy test, ay halos manginig ang buong sistema niya. Don't worry, Samantha. Hinding-hindi kita iiwan. Assurance sa kanya ni Andrew. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya para bigla itong yakapin. Nagpapasalamat siya dahil kung wala ito ay baka hindi na niya alam kung anong nangyari sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok sa banyo at umihis sa plastic cup. Halos manginig ang buong sistema niya. Ito kasi ang unang pagkakataon na makakagamit siya nito.
Pinatak niya ang urine stick sa PT cassette at napapikit. Naghintay siya ng ilang minuto bago muling tiningnan ang test. Nang buksan niya ang mga mata niya, ay nagulat siya sa nakita niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ng mga oras na iyon. Mabilis siyang nanginig at pinagpawisan at mabilis na napaiyak.